Ayun guys, legal mind po tayo. So may kung first time ka sa aking channel, my name is Pulisiaco. So we are talking about the legal action or the legal implication of hosted taker Archie Puray. So as a criminalistic as an or as an employer. Medyo masalimuot po ang nangyari sa kanya, no? At sa mata ng batas po ay talagang mabigat ang ginawa niya kasi ang patong-patong na kaso ang ihaharapin niya. Ano nga ba yung kaso? Barrel, illegal possession of firearms, illegal possession of explosive kasi yung granada, frustrated murder, at kung ano-ano pang pwedeng ikaso sa kanya. Ngayon guys, ano ba ang puno ng problema niya? So ano pa man, so wag po natin daanin kung ano man ang inyong pinagdadaanan ay hindi po yun exempted sa batas. At ang batas po natin, alam naman natin na may proseso talaga. Hindi pwedeng daanin sa dahas. Well, ganun pa man, tayo bilang isang empleyado ay nakikipagsimpatiya sa kanya. So, alam nyo po yung reaction yung media ay talagang hindi ho, sa lahat ng pagkakataon ay nakakatulong yan. So, guys, i-remind ko lang kayo, ang media minsan hindi yung parehas. Maraming media na bias din. So, ako mismo ay nasaksihan ko yan. Kaya, yung thinking natin na kapag na media ka, ay sikat ka, at may hustisya ka na, ay mali po yun. Sa totoo lang po, ang media ay trabaho po yan na makakuha ng balita. Yun lang po. So, pagdating po sa personal problem or hustisya, hindi po sila nakakatulong. Bagkos, baka nakakalala pa nga. Yun. Yun. Change your mind. See things na kapag nagmedya ka, ay may hustisya ka na. Delete po yun. Diba? So, ang tuwid yan, kapag may kasalanan ka, parusa ka. Tulad ngayon, diba? Swerte na ni Puray at nabuhay siya. Actually, pag mga ganong senaryo, ano na yon? Shoot to kill. Konting kibot mo lang doon, dead ball ka na. At swerte niya at kalabuso lamang ang kanyang sinapit. Swerte na yon na. Yun. Saludo kami sa iyo, Puray, kasi pero parang nasiraan kaya ata ng bait. Sana wag ganun ang action natin. So, anuman, mag-isip tayo ng ibang paraan. Pero wag tayong umasa sa pamimidya ka, may hustisya ka na. Alam ng lahat ng tao na marami talagang balatuba na employer. Alam yan. Hindi natin pinagkakaitian. Hindi natin ipinagkakaila na marami talagang balatubang employer. So, sa 10 employer, isa lang siguro yung matino na nagbabayad ng parihas. So, the rest, dihado. Dihado ang empleyado. Yan ang totoo, guys. Ako, naka 20 na akong employer. 20 na. I think, ang matino doon, isa lang. Medyo matino. Di ba? Ang ikagaganda ng buhay mo, ang ikalalaki ng sahod mo bilang isang empleyado ay wala sa employer mo. Nasa iyo. Di ba? Huwag kang umasa sa employer mo na bubuhatin ka buong buhay. There is a certain time na siguro
mayroon silang participation. 8 oras ka lang dyan, 9 hours the rest. Ngayon kung maging wala kang pera, hindi ang kasalanan ng employer mo, kasalanan niya ng taong empleyado. Diba? Bakit ka, kung nararamdaman mo hindi ka naman pala parehas, bakit ka pa tumagal? So 3 months, 1 month, mahaba na yun. So yun guys, kung gusto mong malaman yung kung parehas ba talaga yung empleyado mo, ay employer mo, sorry, dito ka mag-subscribe sa aking channel. Sisilipin natin lahat ng legal na benepisyo mo. Ano ba ang legal? Ano ba ang illegal? So, dito natin yan sisilipin. At bilang isang empleyado, ano ba ang legal mong aksyon para makabawi ka naman? O, yun. Dito yan. Andito yan. Itong channel na to ay hindi papugian, hindi mimi, genuine information ang nire-release natin dito. Bukod sa natutunan natin, ay hindi mabayarang experience. Yun guys. Sa nagtatanong kung sino ako, yun, i-research nyo lang yung meron tayong pangalan doon sa PRC. Naka-public yung ating buhay. So, yun. So, kung gumawa ka ng tama, tama din yung babalik sa'yo. So, yun guys. Wag, kung yung kumpanya nga natin, kung yung kumpanya mo, ay napagyayaman mo. Diba? Bakit yung sarili mo ay hindi mo na lang pagyamanin? Yung sarili natin, bakit din natin pagyamanin? O bakit isisisi natin ang kinabukasan natin sa kumpanya? Company as occupying only a certain time. Let's say 9 hours. So, 24 hours, what ang oras? So, meron ka pang, ilan? 13, 14, 15 hours. Para sa sarili, para sa pamilya mo, para sa sarili mo. So ngayon, anong gagawin mo doon? So work time, ang haba niyan. Diba? When you are started at the age of 25 to let's say 10 years, 35, how many exists your time from your company? So, i-multiply mo ilang oras ang sasayangin mo. Gamitin mo yan. Create more income habang ikaw ay nandyan sa kumpanya mo. So, let's say, use your company para magkaroon ka ng income. Pwede rin. Diba? So, wag nating iasa yung ilalaki ng sweldo mo sa kumpanya mo. Eh, nagninegosyo din yan eh. Kumbaga sa ano, kumikita lang. Kumikita lang din sa'yo. So, thinking, sharp, matalinong pag-iisip, guys. So, kung doubted ka sa empleyado mo, huwag ka nang magdalawang isip sa employer mo pala. Kung doubted ka sa employer mo kasi kawatan ang mga tao dyan, hindi nagbabayad ng tamang benepisyo, hindi maganda ang treatment sa'yo, huwag ka nang magdalawang isip. You file resignation immediately. Diba? Pag hindi ka nila pinayagan, this another issue. Diba? Oh. I think ang maximum naman yan, ang common, ha? Common, 1 month. 2 months maximum kung may mga high ranking officers na nandyan. But bilang isang SGLG, pwede ka nang mag-alibay na mag-awol ka na lang dyan eh. Alam mo ba, ako yung SG, balik ka, huwag ka nang bumalik. Kahit may retrapan sahod doon, eh, hayaan mo na yan.
Kaya huling mensahe guys, yung mga employer dyan na hindi nagbabayad ng tama, so sikapin nyo naman na kung kumikita kayo, sikapin nyo naman na magbayad ng tama. Alam nyo naman na napakarami, alam nyo naman na sa listahan kung ano yung nararapat sa empleyado. So sa mga employee naman na nagkakaroon ng grievance, alamin nyo muna yung gagawin mo, kung legal ba o illegal. So doon tayo sa legal. So at kung pasningin nyo, check nyo yung mga employer nyo kung tumatama, kung nagbabayad ng tamang sahod, tamang benepisyo. Pag hindi, 1 month, 2 months, maximum 3 months, lumayas na kayo dyan. You look another employer na may nagbabayad ng matino. Yung guys, thank you for watching. My name is Policia Ko. Kung first time ka, click the bell button and notification bell para magsama tayo ng matagal. Thank you for watching.